maganda raw lakbayin yung mga lugar na hindi madaling puntahan, yung talagang paghihirapan dahil naroon ang adventure. Katulad ng Babuyan Island, isa sa pinaka-norteng mga isla doon sa dulo ng Luzon. Bakit nga ba kung saan delikado, doon tayo sumusuong? May kung ano ba talagang gayuma ang isang lugar kapag hindi natin alam kung anong ating dadatnan. Ang biyahe kasi natin sa gabing ito, Buwis Buhay! Ang ating destinasyon, kilalang daanan ng mga bagyo. Ang mga alon at panahon dito, mahirap pagkatiwalaan. Simulan mo ng magdasal-dasal. Katunayan, may pamahiin ang mga bumabaybay sa mapanganib nitong karagatan. Kailangan nilang magdala ng baboy para sa ligtas na pagpalaot. Simbolo raw kasi ito ng swerte. Wala ring makapagsabi kung isa rin ba ito sa mga dahilan kung bakit ganito ang pangalan ng mga isla rito. Ang Babuyan Group of Islands. Mula Maynila, kailangang bumiyahe paaparis sa Cagayan ng 13 to 15 hours at saka papalaot sakay ng bangka sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Pero hindi pala sa pangalan ng paborito nating kaining hayop, hango, ang pangalan ng mga islang ito, kundi sa salitang Ilocano na mabuybuya. Ibig sabihin, nakikita ng klaro. Ang mga isla raw kasi sa Babuyan Islands, kitang-kita mula sa bansa ng Taiwan. Kilala rin ang karagatan dito bilang breeding ground ng humpback whales o yung mga balyena na sinlaki ng 10-wheeler truck. Ngunit kapag napagtagumpayan mo ang mala roller coaster ride na biyahe, may naghihintay sa iyong premyo, ang kagandahan ng mga isla. Isa na ang bayan ng Kalayan. Binubuo ito ng 4 na isla, ang Camiguin, Dalupiri, Babuyan Claro at ang pinakamalaki, ang Sentro Kalayan. Tinatayang may 20,000 na residenteng nakatira rito dahil wala ritong palengke. Kadalasang may sakay na baboy at baka ang mga dumadaong ditong bangka. Pero ngayon, meron na rin silang mangilan-ilang rancho ng baka. Nadatnan ng aming team na kasalukuyang nagbabakasyon doon ang mag-asawang Gerard at Marilyn. Retiradong doktor sa Colorado sa Amerika, si Gerard. Pamamasyal sa Pilipinas ang napili ng mag-asawang Libangan. The people are so great. The island is beautiful. The water is crystal clear. It's hard to get here, but it's worth it. Yeah, it's really worth it. It's so beautiful and so peaceful. Ang isa pa sa ipinagmamalaki ng isla ng Kalayan. Dito raw sa kanilang probinsya matatagpuan ang pinakamagagandang cove sa Pilipinas. Ang unang pinuntahan ng mag-asawa, ang pinakasikat na Virgin Beach dito. Ang cove, napapalibutan ng puti at pinong buhangin. At kung gusto mong mag-overnight, pwedeng magtayo ng tent at mag-camping. Pero ang talagang ipinupunta rito, ang isa raw sa nagtataglay ng pinakamagandang tanawin sa buong Pilipinas, ang Nagudungan Hills. Para marating ang tuktok nito mula sa dalampasigan ng Karinawan Cove, kailangang akyatin ang matarik na burol. Meron ding isang lighthouse. Pero dahil madalas tamaan ng bagyo ang probinsya, hindi na ito operational. Naputol na rin ang ilang bahagi nito. It was wonderful. We had a chance to see all the ocean and the blue and green colors in the ocean. I love that.
ang pinakaagaw pansin ang tila malaking bangin sa gitna ng burol. Dati raw itong tinatawag na bangaan. May natagpuan daw kasi ritong burial jars na ginamit nung lumubog daw ang barko ng isang dato noong World War II. Sunod na pinasyalan ng mag-asawa ang Malangsi Falls. Hango sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin malansa. Tuwing buwan ng Hulyo hanggang Marso raw kasi, ang mga nahuhuling isda dito sa Malangsi Falls hinuhugasan at ibinibilad. Kaya raw amoy malansa ang talon. Dito po nagse-shelter, dito pumupunta yung mga local fishermen namin at kung saan dito na sila nagdadaing. Pero ngayong summer, pwedeng-pwede itong paliguan. Hindi rin pinalagpas ang tinatawag na kambal na kuweba, ang Lusok Cave. Mula sa bangka, makikita ang dalawang butas o lagusa ng cave. Sa dulo ng kuweba, pwedeng tumalon sa malas swimming pool na tubig. Medyo mahirap papasok kasi medyo madulas yung bato. One of a kind experience na makapag-swim sa ilalim ng cave. Tumalon kami kanina, so malamig yung tubig. Ang mga magagandang bagay, nakakamtan kapag pinaghirapan. At sa mga maglalakas loob na suungin ang mga mahirap na daan, may naghihintay na paraiso.